Hello, future LPTs! Welcome po sa ating Filipino Majorship Let Review Drills. So ngayon po, mainihanda po akong 120 questions with answers. So sa bawat tanong po ay meron lamang po kayong 20 seconds to answer. At kung hindi pa po kayo tapos sa pag-answer, maaari nyo naman pong i-pause yung video upang makasagot po kayo ng maayos. Okay, so teachers, ihanda na po ang mga sarili kasi mahaba-haba po ang ating video ngayon. Again, meron po tayong 120 questions with answers. Teachers, meron na lamang po kayong 44 days before March 17, 2024. Kumusta na ba ang ating pagre-review dyan? Handa na ba? Papasa na ba? Magtatap na ba? Of course, kayang-kaya niyan teachers. Laban lang talaga, mag-aral at magdasal. Okay, so teachers, disclaimer lang po, all the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement intended and this is for educational purposes only. Okay, so teachers, ihanda na po ang inyong mga papel at ballpen dyan at magsimula na tayo. Unang tanong, ang proseso ng pagpapakahulugan na ginagamitan ng isip ay ang A. Pagbasa, B. Pagsulat, C. Comprehension, or letter D. Pagsusuri. The correct answer is letter C, comprehension. Again, letter C, comprehension. Number 2. Ang ama ng klasikang nobelang Tagalog ay si A. Deogracias Rosario, B. Valeriano H. Peña, C. Severino Reyes, or letter D. Padre Modesto de Castro. Ang tamang sagot ay letter D, Padre Modesto de Castro. Again, letter D, Padre Modesto de Castro. Number 3. Ang hindi kritiko sa panitikang Tagalog ay si A. Alejandro G. Abadilla, B. Genoviva Edrosa Matuti, C. Clodoaldo del Mundo, or letter D, Lope K. Santos. The correct answer is letter B, Genoviva Edrosa Matuti. Again, letter B, Genoviva Edrosa Matuti. Number 4. Maliit pa si pare umaakyat na sa tore ay isang halimbawa ng A. Kawikaan, B. Bugtong, C. Kasabihan, or letter D. Palaisipan. Ang tamang sagot ay letter B, Bugtong. Again, letter B, Bugtong. Number 5. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan ay isang A. Salawikain, B. Palaisipan, C. Kasabihan, or letter D. Kawikaan. Ang tamang sagot ay letter D, Kawikaan. Again, letter D, Kawikaan. Number 6.
May isang puno. Ano ang bunga? Ito ay isang A. Bugtong, B. Palaisipan, C. Sawikain, or letter D. Kasabihan. Ang tamang sagot ay letter B, palaisipan. Again, letter B, palaisipan. Number 7. Putok-putok, batang duwag, matapangkat, nasa pugad ay isang halimbawa ng A. Kawikaan, B. Salawikain, C. Tugmang pambata, or letter D. Palaisipan. Tamang sagot ay letter C, tugmang pambata. Again, letter C, tugmang pambata. Number 8. Sala sa lamig, sala sa init ay isang A. Salawikain, B. Sawikain, C. Kasabihan, or letter D. Palaisipan. Ang tamang sagot ay letter A, salawikain. Again, letter A, salawikain. Number 9. Ang kauna-unahang alagad ng sining sa panitikan ay si A. Fernando Amorsolo, B. Francisca Aquino, C. Amado V. Hernandez, or letter D. Carlos V. Francisco. Ang tamang sagot ay letter C, Amado V. Hernandez. Again, letter C, Amado V. Hernandez. Number 10. Ang kauna-unahang nagwagi ng gantimpala sa gawad palangka ay si A. Genoviva Edrosa Matuti, B. Alejandro Abadilla, C. Lope K. Santos, or letter D. Severino Reyes. Ang tamang sagot ay letter A, Genoviva Edrosa Matuti. Again, letter A, Genoviva Edrosa Matuti. Number 11. Ang kauna-unahang maikling kwento na nanalo sa palangka ay ang A. Emping Negro, B. Ang Kalupi, C. Tata Selo, or letter D. Kwento ni Mabuti. Ang tamang sagot ay letter D, kwento ni Mabuti. Again, letter D, kwento ni Mabuti. Number 12. Ang taludtod na, tapakan ng tao sa gitna ng daan kung matisod mo ay ilang ay tumutukoy sa A. Buhangin, B. Bato, C. Halaman, or letter D. Trumpo. Ang
tamang sagot ay letter B, bato. Again, letter B, bato. Number 13. Ang tunay na bayani ay Panginoon at alipin ng lahat ay isang halimbawa ng A. Pagtatambis, B. Pagtutulad, C. Pagwawangis, or letter D. Pagmamalabis. Ang tamang sagot ay letter A, pagtatambis. Again, letter A, pagtatambis. Number 14. Ang magkapares na salita na madalas na nagkakaroon ng ibang kahulugan ay A, kolokasyon, B, pagtutulad, C, epithet, or letter D, pagtatambis. Ang tamang sagot ay letter A, kolokasyon. Again, letter A, kolokasyon. Number 15. Ang pahayagan ng katipunan ay ang A, El Grito del Pueblo, B, Kalayaan, C, La Solidaridad, or letter D, El Resumen. Ang tamang sagot ay letter B, kalayaan. Again, letter B, kalayaan. Number 16. Ang dulang pantanghalan na naitanghal sa panahon ng Kastila ay ang A, Moro-Moro, B, Carilyo, C, Sinakulo, or letter D, lahat ng sagot. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng sagot. Again, letter D, lahat ng sagot. Number 17. Tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ay A, epiko, B, awit, C, korido, or letter D, balad. The correct answer is letter A, epiko. Again, letter A, epiko. Number 18. Ang ama ng panitikang Kapampangan ay si A, Jose Crisostomo Soto, B, Aurelio Tolentino, C, Efren Abueg, or letter D, Pedro Bucanig. Tamang sagot ay letter A, Jose Crisostomo Soto. Again, letter A, Jose Crisostomo Soto. Number 19. Ang nagpapahayag ng moralidad at pananampalataya ng mga Italiano ay ang A, Iliad at Odyssey, B, Divina Commedia, C, Song of Roland, or letter D, Canterbury Tales.
Ang tamang sagot ay letter B, Divina Commedia. Again, letter B, Divina Commedia. Number 20. Ito ang pinakamahabang epiko sa buong daigdig. A. Iliad at Odyssey. B. Book of the Dead. C. Mahabharata. Or letter D. Ramayana. Ang tamang sagot ay letter C, Mahabharata. Again, letter C, Mahabharata. Number 21. Ang teoryang natutukoy ang nilalaman at paraan ng pagkakasulat ng akda ay A. Formalismo, B. Feminismo, C. Realismo, or letter D, Klasismo. Ang tamang sagot ay letter A, formalismo. Again, letter A, formalismo. Number 22. Ang doktrinang pinaunlad ni na Karl Marx at Friedrich Engels ay ang A, naturalismo, B, marxismo, C, deconstruction, or letter D, formalismo. Tamang sagot ay letter B, Marxismo. Again, letter B, Marxismo. Number 23. Ang nagpapahayag ng kuro-kuro ng isang may akda ay tinatawag na A. Sanaysay, B. Talambuhay, C. Anekdota, or letter D, Nobela. Ang tamang sagot ay letter A, sanaysay. Again, letter A, sanaysay. Number 24. Hinatulang bitayin sa garote ang tatlong paring martir noong A. 1872, B. 1873, C. 1874, or letter D. 1875. Ang tamang sagot ay letter A, 1872. Again, letter A, 1872. Number 25. Ang maling sistema ng edukasyon ng pinaasa tayo ng simbahan sa Himala ay mababasa sa A. Sa kabataang Pilipino, B. Sa katamaran ng mga Pilipino, C. Huling paalam, or letter D. Hinilingan nila ako ng berso. Ang tamang sagot ay letter B, sa katamaran ng mga Pilipino. Again, letter B, sa katamaran ng mga Pilipino ni Jose Rizal. Okay, number 26. Ang paglalaban ng dalawang lakas, kaisipan at paniniwala ay tinatawag na A. Soleranin,
B. Kasukdulan, C. Tunggalian, or letter D. Tagpuan. Ang tamang sagot ay letter C, Tunggalian. Again, letter C, Tunggalian. Number 27. Ang panggagad sa estilo ng may akda sa paraang panunuya o panlilibak ay A. Parodya, B. Moro-moro, C. Panunukso, or letter D. Pagsasadula. Tamang sagot ay letter A, parodya. Again, letter A, parodya. Number 28. Ang pagsasalaysay sa maikling kwento na ang tao ay pinapantay sa iba ay A. Pagwawangis, B. Pagtutulad, C. Alusyon, or letter D. Lahat ng sagot. Tamang sagot ay letter C, alusyon. Again, letter C, alusyon. Number 29. Ang pangkalahatang tawag sa isang tiyak na uri ng panitikan ay A. Genera, B. Paksa, C. Banghay, or letter D. Pangkat. Ang tamang sagot ay letter A, genera. Again, letter A, genera. Number 30. Ang pangunahing kaisipan sa kwento ay tinatawag natin na A. Tagpuan, B. Tauhan, C. Suliranin, or letter D. Paksang diwa. Tamang sagot ay letter D, paksang diwa. Again, letter D, paksang diwa. Number 31. Ito ang proseso ng pagpapakahulugan na ginagamitan ng pag-iisip. A. Pagbasa, B. Pagsulat, C. Pakikinig, or letter D. Pagsasalita. Correct answer is letter A, pagbasa. Again, letter A, pagbasa. Teacher, sa tanong po na ito, binalik na po ito. Ito po yung first question kanina. Ngunit, sa unang tanong kanina, comprehension yung sagot natin. Kasi, yun naman po talaga ang sagot. Ngunit dito sa number 31, walang comprehension sa pagpipilian. Kaya, ang isasagot natin ang pinakamalapit at yun ay ang pagbasa. Again, sa number 31, walang comprehension sa pagpipilian. Kaya, pagbasa ang isinagot natin. Ngunit, pag may comprehension, katulad ng sa first question natin kanina, comprehension ang isagot natin. Okay, teachers? I hope malinaw yun. Let's proceed. Number 32. Uri ng pagpapahayag na nagsasalaysay ng karanasan ay ang A. Pagsasalaysay, B. Paglalahad, C. Pagsasalita, or letter D. Pagsusulat.
Ang tamang sagot ay letter A, pagsasalaysay. Again, letter A, pagsasalaysay. Number 33. Ang Indarapatra at Sulaiman ay ipiko ng mga A. Tagalog, B. Moro Muslim, C. Ilocano, or letter D. Bisaya. The correct answer is letter B, Moro Muslim. Again, letter B, Moro Muslim. Number 34. Ang Kurido ay may walong pantig. Ang Florante ay may A, 12, B, 13, C, 14, or letter D, 16. Ang tamang sagot ay letter A, 12. Again, letter A, 12. Number 35. Akdang may 14 na taluntod hinggil sa damdamin at kaisipan ay A, balagtasan, B, balad, C, epiko, or letter D, soneto. Ang tamang sagot ay letter D, soneto. Again, letter D, soneto. Number 36. Tulang nagpapahayag ng damdamin o guni-guni tungkol sa kamatayan. A. Balad, B. Oda, C. Elihiya, or letter D, awit. The correct answer is letter C, Elihiya. Again, letter C, Elihiya. Number 37. Awit na pumupuri sa mahal na birhen. A, Oda, B, Balad, C, Dalit, or letter D, Pasyon. Correct answer is letter C, Dalit. Again, letter C, Dalit. Number 38. Ang tatlong epiko ng Bisaya ay Lagda, Haraya, at A, Komintang, B, Maragtas, C, Hudhud ni Aliguyon, or letter D, Alim. Ang tamang sagot ay letter B, Maragtas. Again, letter B, Maragtas. Number 39. Ang Doktrina Kristiyana ay sinulat ni na Padre Juan de Plasencia at A, Padre Domingo Nieva, B, Padre Antonio de Borja, C, Mariano Pilapil, or letter D, John Amos Comenius.
Ang tamang sagot ay letter A, Padre Domingo Nieva. Again, letter A, Padre Domingo Nieva. Number 40. Ang Dongdong Wen ay awit sa panliligaw ng mga A. Ilocano, B. Bicol, C. Kapampangan, or letter D. Tagalog. The correct answer is letter A, Ilocano. Again, letter A, Ilocano. Number 41. Kilala ang pagluhod ng kalabaw at pagsasayaw sa Obando, Bulacan sa anong rehiyon? A. Rehiyon 1, B. Rehiyon 2, C. Rehiyon 3, or letter D. Rehiyon 4. Ang tamang sagot ay letter C, Rehiyon 3. Again, letter C, Rehiyon 3. Number 42. Sa Rehiyon 4, ang tula ng mga mangyan o katutubo sa Mindoro ay tinatawag na A. Oda, B. Ambahan, C. Dalit, or letter D. Balad. Ang tamang sagot ay letter B, Ambahan. Again, letter B, Ambahan. Number 43. Ati-atihan, binarayang, dinagyang at maskara ay nasa panitikan ng anong rehiyon? A. Rehiyon 3, B. Rehiyon 4, C. Rehiyon 5, or letter D. Rehiyon 6. The correct answer is letter D, Rehiyon 6. Again, letter D, Rehiyon 6. Number 44. Tulaang ay epiko ng manubo. Ang tuwaang naman ay epiko ng mga A. Mangyan, B. Bagobo, C. Maranao, or letter D. Ilocano. The correct answer is letter B, Bagobo. Again, letter B, Bagobo. Number 45. Kinilalang ama ng demokratikong Pilipino. A. Jose Rizal, B. Andres Bonifacio, C. Apolinario Mabini, or letter D. Emilio Aguinaldo. Ang tamang sagot ay letter B, Andres Bonifacio. Again, letter B, Andres Bonifacio. Number 46. Ang pagtatalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang nilikhang sining ay A. Pananaliksik, B. Paghuhusga,
C. Paglalahad, or letter D. Panunuring pampanitikan. Ang tamang sagot ay letter D, panunuring pampanitikan. Again, letter D, panunuring pampanitikan. Number 47. Ang teoryang kumikilala sa katotohanan kaysa kagandahan ay A. Moralismo, B. Formalismo, C. Realismo, or letter D, romantisismo. The correct answer is letter C, realismo. Again, letter C, realismo. Number 48. Ang paniniwala na ang wika ay hindi tamang hinuhubog ng kamalayang panlipunan ay A. Strukturalismo, B. Marxismo, C. Romantisismo, or letter D, realismo. The correct answer is letter A, strukturalismo. Again, letter A, strukturalismo. Number 49. Ang teoryang nag-uugnay kay Sigmund Freud ay A. Innatismo, B. Cognitivismo, C. Psychoanalytico, or letter D, socioanalytico. The correct answer is letter C, psychoanalytico. Again, letter C, psychoanalytico. Number 50. Ang mga naimbak na impormasyon, alaala at kasanayan ay tinatawag na A. Kasanayan, B. Imahinasyon, C. Kaalaman, or letter D. Eskema. Ang tamang sagot ay letter D, schema. Again, letter D, schema. Number 51. Ang batayang simulain sa panunuring pampanitikan ay A. Napapanahon, B. May organisasyon, C. May kaisahan, or letter D, lahat ng sagot. The correct answer is letter D, lahat ng sagot. Again, letter D, lahat ng sagot. Number 52. Sa pagsusuri ng tula, hindi maaring gamiting pamantayan ang A. Tugma, B. Tunggalian, C. Taludturan, or letter D. Sukat.
correct answer is letter B, Tunggalian. Again, the correct answer is letter B, Tunggalian. Again, letter B, Tunggalian. Number 53. Sa pagsusuri ng maikling kwento, hindi kasama sa pamantayan ang A. persona, B. paksa, C. uri, or letter D. nilalaman. Ang tamang sagot ay letter A, persona. Again, letter A, persona. Number 54. Sa pagsusuri ng dula, mahalagang masuri ang kalagayang A, political, B, pangkabuhayan, C, panlipunan, or letter D, lahat ng sagot. Correct answer is letter D, lahat ng sagot. Again, letter D, lahat ng sagot. Number 55. Obra maestra ni Padre Modesto de Castro ang A. Kaiingat kayo, B. Fray Butod, C. Urbana at Filiza, or letter D. Nena at Neneng. Ang tamang sagot ay letter C, Urbana at Filiza. Again, letter C, Urbana at Filiza. Number 56. Ang akdang hawig sa katisismo ngunit patuya laban sa mga praile ay A. dasalan at tuksuhan, B. la indolencia de los Filipinos, C. a la juventud Filipina, or letter D. cartilya. The correct answer is letter A, dasalan at tuksuhan. Again, letter A, dasalan at tuksuhan. Number 57. Ang may sagisag panulat na kuntil-butil ay si A. Lope K. Santos, B. Juan Luna, C. Pascual Poblete, or letter D. Florentino Colyantes. Ang tamang sagot ay letter D, Florentino Colyantes. Again, letter D, Florentino Colyantes. Number 58. Ang may akda ng walang sugat ay C. A. Hermogenes Elagan, B. Patricio Mariano, C. Severino Reyes, or letter D, Jose Palma. The correct answer is letter C, Severino Reyes. Again, letter C, Severino Reyes. Number 59. Kinilala bilang makata ng mga manggagawa si A. Jose Corazon de Jesus, B. Amado Hernandez, C. Lope K. Santos, or letter D.
Padre Modesto de Castro. Ang tamang sagot ay letter B, Amado Hernandez. Again, letter B, Amado Hernandez. Number 60. Ang unang aklat ng maikling kwento noong panahon ng Amerikano ay A. Parulang ginto, B. Talaang bughaw, C. Mga kwentong ginto, or letter D. Maikling katha ng 20 pangunahing otor. Ang tamang sagot ay letter A, Parulang Ginto. Again, letter A, Parulang Ginto. Number 61. Balagtasan sa Tagalog. Sa Ilocano ay tinatawag na A, Krisutan, B, Bokanigan, C, Santusan, or letter D, Pinpinan. Ang tamang sagot ay letter B, Bokanigan. Again, letter B, Bokanigan. Number 62. Tulang binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludod ay tinatawag na A. Tanaga, B. Haiku, C. Soneto, or letter D. Tanka. Ang tamang sagot ay letter B, haiku. Again, letter B, haiku. Number 63. Tulang maikli, may sukat at tugma na may 7 pantig ay ang A, tanaga, B, haiku, C, soneto, or letter D, tanka. The correct answer is letter A, Tanaga. Again, letter A, Tanaga. Number 64. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan ay slogan noong panahon ng A, Hapon, B, Amerikano, C, Kastila, or letter D, Batas Militar. Ang tamang sagot ay letter D, Batas Militar. Again, letter D, Batas Militar. Number 65. Ang utak ng himagsikan ay C, A, Andres Bonifacio, B, Emilio Jacinto, C, Apolinario Mabini, or letter D, Pedro Paterno. Ang tamang sagot ay letter C, Apolinario Mabini. Again, letter C, Apolinario Mabini. Number 66.
Ang aklat na nagtutungkol sa buhay at pagpapasakit ni Kristo ay ang A. Tibag, B. Pasyon, C. Sinakulo, D. Salubong. The correct answer is letter B, Passion. Again, letter B, Passion. Number 67. Akdang mula sa alamat ng singsing ng prinsesa na nahulog sa dagat ay A. Duplo, B. Tibag, C. Salubong, or letter D. Karagatan. Ang tamang sagot ay letter D, karagatan. Again, letter D, karagatan. Number 68. Laro ng mga tau-tauhang gawa sa karton at gumagalaw ay A. Sainete, B. Karilyo, C. Parsa, or letter D, Duklo. The correct answer is letter B, Carillo. Again, letter B, Carillo. Number 69. Ang mga akdang nagpasalin-salin sa bibig ng maraming tao ay A. Awiting Bayan, B. Alamat, C. Kwentong Bayan, or letter D. Karunungang Bayan. The correct answer is letter C, Kwentong Bayan. Again, letter C, Kwentong Bayan. Number 70. Ang liwayway noong panahon ng Hapon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng A. Japanese Imperial Army, B. Manila Simbunsya. Ang tamang sagot ay letter B, Manila Simbunsya. Again, letter B, Manila Simbunsya. Teachers, kapag ang itinatanong dito kung sino ang kumuha ng pangangasiwa, ang isagot Japanese Imperial Army. Ngunit kung ang nangangasiwa talaga ang itinatanong, ang isagot natin ay Manila Simbunsya. Again, kapag nangangasiwa ang itinanong, isagot Manila Simbunsya. Ngunit kung ang itinanong ay kumuha ng pangangasiwa, ang isagot natin ay Japanese Imperial Army. Okay, I hope malinaw yon. Let's proceed. Number 71. Ang suyuan sa tubigan at impong sela ay mga kwentong A. Pangkatauhan, B. Pangkaisipan, C. Pangkapaligiran, or letter D. Katutubong kulay. The correct answer is letter D, katutubong kulay. Again, letter D, katutubong kulay. Number 72. Ang ibig sabihin ng sarado ang isip ay A. Hindi na mababago ang paniniwala, B. Naoperahan sa utak, C. May problema sa utak, or letter D. Pabago-bago ang desisyon.
Ang tamang sagot ay letter A, hindi na mababago ang paniniwala. Again, letter A, hindi na mababago ang paniniwala. Number 73. Ang ibig sabihin ng parang lamok na naguumugong ay nag-uusap ng A, palakas, B, pasigaw, C, pagalit, or letter D, pabulong. Ang tamang sagot ay letter D, pabulong. Again, letter D, pabulong. Number 74. Ang ibig sabihin ng nagpuputok ang butse ay A, nagagalit, B, nalulungkot, C, nasisiyahan, or letter D, naguguluhan. The correct answer is letter A, nagagalit. Again, letter A, nagagalit. Number 75. Ang sining ng maayos na paghahanay ng kaisipan na inihahatid sa tagapakinig ay A, pagsusulat, B, paglalahad, C, pagkukwento, or letter D, pagsasadula. The correct answer is letter C, pagkukwento. Again, letter C, pagkukwento. Number 76. Ang masining na interpretasyon sa isang tula ng isang kuro o pangkat ay ang A, impromptu, B, extemporaneous, C, sabayang pagbigkas, or letter D, deklamasyon. Ang tamang sagot ay letter C, sabayang pagbigkas. Again, letter C, sabayang pagbigkas. Number 77. Ang pagganap sa tanghalan o classroom para itanghal ang isang sitwasyon ay A, pakikinig, B, pagsasalita, C, pagsulat, or letter D, pagsasatao. The correct answer is letter D, pagsasatao. Again, letter D, pagsasatao. Number 78. Ang talumpati ay mauuri sa A, daglian, B, biglaan, C, maluwag, or letter D, lahat ng sagot. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng sagot. Again, letter D, lahat ng sagot. Number 79. Alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng pagtatalumpati? A, magyabang, B, mamuna, C, magpabatid, or letter D, manghikayat.
Ang tamang sagot ay letter A, magyabang. Again, letter A, magyabang. Number 80. Ang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa pamamagitan ng salita ay ang A, paglalapat, B, pagkukwento, C, paglalarawan, or letter D, paglalahad. Ang tamang sagot ay letter B, pagkukwento. Again, letter B, pagkukwento. Number 81. Ang kaisipang naglalarawan ng kagandahan at kadakilaan ay ang A, agham, B, sining, C, panitikan, or letter D, teknolohiya. Ang tamang sagot ay letter B, sining. Again, letter B, sining. Number 82. Ang naging batayan ng pananampalataya ng mga Incheck ay ang A, aklat ng mga araw, B, aklat ng mga patay, C, Song of Roland, or letter D, Canterbury Tales. The correct answer is letter A, aklat ng mga araw. Again, letter A, aklat ng mga araw. Number 83. Ang akademya ng wikang Tagalog ay itinatag sa panahon ng A, Hapon, B, Kastila, C, Amerikano, or letter D, Batas Militar. Ang tamang sagot ay letter C, Americano. Again, letter C, Americano. Number 84. Ang Tanikalang Ginto ay sinulat ni A, Juan Abad, B, Pedro Paterno, C, Florentino Colliantes, or letter D, Amado Hernandez. Ang tamang sagot ay letter A, Juan Abad. Again, letter A, Juan Abad. Number 85. Ang pagbabagong nagaganap sa wika at ang pag-unlad nito ay binibigyang diin ng teoryang A, historical, B, cultural, C, structural, or letter D, anthropological. Ang tamang sagot ay letter A, historical. Again, letter A, historical. Number 86. Ang awit pandigma ay A, kumintang, B, tikam, C, suliranin, or letter D, salagintok. Ang tamang sagot ay letter A, kumintang. Again, letter A,
kumintang. Actually, teachers, pwede rin tikam ang isasagot dito. Ngunit, dahil si kumintang ang nauna sa pagpipilian, kaya siya ang isagot natin. Teachers, kapag ganito sa board exam, piliin niyo po yung nauna. Again, yung nauna ang isasagot. Dito, dahil ang kumintang ang nauna sa choices, kaya si kumintang ang isasagot natin. Ngunit kung walang kumintang at meron si tikam, tikam ang isasagot natin. Okay, teachers, I hope malinaw yon. Let's proceed to number 87. Ang taong nakatuntong ng pag-aaral at kinilala ang kultura ay nasa teoryang A. Humanismo, B. Psychoanalytico, C. Existentialismo, or letter D. Sociological. The correct answer is letter D, sociological. Again, letter D, sociological. Number 88. Sa pagsusuri ng tula, kailangan ang mahusay na organisasyon o patlang. A. Panimula, B. Imahe, C. Balangkas, or letter D, kaisipan. Ang tamang sagot ay letter C, balangkas. Again, letter C, balangkas. Number 89. Kung ang Noli Me Tangere ay nobelang panlipunan, ang El Filibusterismo naman ay A. Pangkultura, B. Pampolitika, C. Pang-ekonomiya, or letter D, pang-edukasyon. The correct answer is letter B, Pampolitika. Again, letter B, Pampolitika. Number 90. Ang huling kabanata ng Noli Me Tangere ay ang A. Habulan sa Lawa, B. Padre Damaso, C. Maria Clara, or letter D, Noche Buena. Ang tamang sagot ay letter D, Noche Buena. Again, letter D, Noche Buena. Number 91. Kung ang sinagtala ay kay Del Mundo, kay Alejandro Abadilla ay A. Parulang Ginto, B. Talaang Bughaw, C. Mga Kwento ni Lola Basyang, or letter D, Tandang Anong. Ang tamang sagot ay letter B, Talaang Bughaw. Again, letter B, Talaang Bughaw. Number 92. Tinalikuran ni Alejandro Abadilla ang tulang konbensyonal at pinalaganap ang A. Humanismo, B. Imahismo, C. Moralismo, or letter D, Existentialismo. Ang tamang sagot ay letter D, Existentialismo. Again, letter D, Existentialismo. Number 93.
ang makatang nagsabi na ang tula ang lumalagom sa kabilang daigdig ay si A. Alejandro Abadilla, B. Lopique Santos, C. Fernando Monleon, or letter D. Pedro Ricarte. The correct answer is letter C, Fernando Monleon. Again, letter C, Fernando Monleon. Number 94. Ang kalipunan ng 64 na tula ni Lopique Santos ay tinatawag na A. Mga hamak na dakila, B. Sinagtala, C. Talaang bughaw, or letter D. Parulang ginto. Ang tamang sagot ay letter A, mga hamak na dakila. Again, letter A, mga hamak na dakila. Ang pagkakatulad at pagkakahawig ng mga tunog sa huli ng taludod ay A, sukat, B, tugma, C, talinghaga, or letter D, tema. Ang tamang sagot ay letter B, tugma. Again, letter B, tugma. Number 96. Ang formal na tuwirang pasalitang timpalak sa pangangatwiran ay A. Pagtatalo, B. Pagkukwento, C. Pagsasalaysay, or letter D. Pagsasaulo. Ang tamang sagot ay letter A, pagtatalo. Again, letter A, pagtatalo or debate. Number 97. Ang paglalarawang batay sa guni-guni at damdamin ay A, malikhain, B, madula, C, masining, or letter D, may tunguhin. The correct answer is letter A, malikhain. Again, letter A, malikhain. Number 98. Ang panitikang panrehiyonal ay mauuri sa tradisyon at patlang Pilipino. A. Kaisipan, B. Kabihasnan, C. Kalinangan, or letter D. Kultura. Ang tamang sagot ay letter D, kultura. Again, letter D, kultura. Number 99. Ang hindi katangian ng epiko ay A. May labanan, B. May muling pagkabuhay, C. May pagpatay, or letter D. May pag-aklas. Thank you.
Ang tamang sagot ay letter D, may pag-aklas. Again, letter D, may pag-aklas. Number 100. Ang Daramuki Ababay ay karugtong ng epiko ni A. Bantugan, B. Hinilawod, C. Lagda, or letter D, Maragtas. Tamang sagot ay letter A, Bantugan. Again, letter A, Bantugan. 101. Si Ines Kanuyan ay para kay Lamang. Si Anggoy Duruanan ay para sa A, Labaw Dunggon, B, Bantugan, C, Indera Patra at Sulaiman, or letter D, Ibalon at Aslon. 'Yung tamang sagot ay letter A, Labaw Dunggon. Again, letter A, Labaw Dunggon. 102. Ang sining at siyensya ay sumiklab sa panahon ni A, Miguel Lopez de Legazpi, B, Jose Basco, C, Narciso Claveria, or letter D, Carlos Maria de la Torre. Ang tamang sagot ay letter B, Jose Basco. Again, letter B, Jose Basco. Ang pinuno ng hukbong Moro na sumakop sa Albania ay C, A, General Meramolin, B, General Osmalik, C, Haring Linceo, or letter D, wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letter A, General Meramolin. Again, letter A, General Meramolin. 104. Ang hindi nakapagsali ng Mi Ultimo Adios ni Rizal ay C, A, Jose Gatmaitan, B, Andres Bonifacio, C, Jose Soto, or letter D, lahat ng sagot. The correct answer is letter C, Jose Soto. Again, letter C, Jose Soto. 105. Ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independencia ay C, A, Isabelo de los Reyes, B, Emilio Aguinaldo, C, Jose Rizal, or letter D, Jose Burgos. Ang tamang sagot ay letter A, Isabelo de los Reyes. Again, letter A, Isabelo de los Reyes. 106. Ang dokumentong naglalaman ng lahat ng ebidensya ng sunod-sunod ay A, lagum, B, abstract, C, talaan ng nilalaman, or letter D, wala sa nabanggit.
The correct answer is letter A, lagum. Again, letter A, lagum. 107. Ang katamaran ng tao, ang sanhi sa kaunlaran sa daigdig ay halimbawa ng A, pagwawangis, B, balintuna, C, pagtutulad, or letter D, pagmamalabis. Ang tamang sagot ay letter B, balintuna. Again, letter B, balintuna. 108. Kung hindi ka susuko, lulob ka sa dugo ay halimbawa ng A, pagwawangis, B, pagsasatao, C, balintuna, or letter D, pagtatambis. Ang tamang sagot ay letter A, pagwawangis. Again, letter A, pagwawangis. 109. Ito ang lupang pangako ay halimbawa ng A, pagpapalitawag, B, metapora, C, talinghaga, or letter D, pagmamalapis. The correct answer is letter A, pagpapalitawag. Again, letter A, pagpapalitawag. 110. Ang angkop na salin sa Filipino ng conquest ay A, pananakop, B, pagsunod, C, paglalayag, or letter D, pakikisosyo. The correct answer is letter A, pananakop. Again, letter A, pananakop. 111. Sa apat na aspekto ng komunikasyon, pinakahuli ang A, pakikinig, B, pagsasalita, C, pagbasa, or letter D, pagsulat. Ang tamang sagot ay letter D, pagsulat. Again, letter D, pagsulat. 112. Ang pagaspas, lagaslas, dagundong ay mga salitang A, onomatopeya, B, personifikasyon, C, pagwawangis, or letter D, pagtutulad. Ang tamang sagot ay letter A, onomatopeya. Again, letter A, onomatopeya. 113. Ang batis, buhay, harana at pamana ay A, malumi, B, malumay, C, mabilis, or letter D, maragsak.
Ang tamang sagot ay letter B, malumay. Again, letter B, malumay. Bigkasin natin muli. Batis, buhay, harana, pamana. Again, malumay ang sagot natin dito. Letter B, malumay. 114. Ang bansa, sulok, sutla, binti at dagta ay A, malumi, B, malumay, C, mabilis, or letter D, maragsa. Ang tamang sagot ay letter D, maragsa. Again, letter D, maragsa. Bigkasin natin muli. Bansa, sulok, sutla, binti, dagta. Diba? Tuloy-tuloy ang pagbigkas at may impit sa huli. Kaya ang sagot natin dito ay letter D, maragsa. 115. Ang pinakabatang general sa hukbong mapanghimagsik ay si A. Gregorio del Pilar, B. Marcelo H. del Pilar, C. Antonio Luna, or letter D. Juan Luna. Ang tamang sagot ay letter A, Gregorio del Pilar. Again, letter A, Gregorio del Pilar. 116. Ang kilala na makata ng puso, makata ng buhay, at makata ng dulaan ay si A, Julian Cruz Balmaceda, B, Jose Corazon de Jesus, C, Lope K. Santos, or letter D, Severino Reyes. Ang tamang sagot natin dito ay letter A, Julian Cruz Balmaceda. Again, letter A, Julian Cruz Balmaceda. Teachers, pakitingnan po yung tanong. Ang itinanong po ay makata ng puso, makata ng dulaan, at makata ng buhay. Teachers, alam naman natin na ang makata ng puso ay si Jose Corazon de Jesus. Ang makata ng buhay ay si Lope K. Santos. Sa makata ng dulaan naman, kasama sila dito Aurelio Tolentino, sila Severino Reyes. Ngunit, ang hinihingi po sa tanong ay tatlo. Kaya, hindi po natin pwedeng isagot ang letter B, letter C, at letter D. Kaya, ang isasagot natin dito ay letter A, si Julian Cruz Balmaceda. Dahil si Julian Cruz Balmaceda naman po talaga ang naghati sa tatlong uri nito. Siya ang naghati ng sa makata ng puso, makata ng buhay, at makata ng dulaan. Hinati niya ang mga makatang Tagalog sa tatlong uri at ito po ay ang makata ng puso, makata ng buhay, makata ng dulaan. Kaya ang pinakamalapit po na isagot natin dito ay letter A, Julian Cruz Balmaceda. Again, ang isasagot natin, letter A, Julian Cruz Balmaceda. Okay, so patuloy po tayo. 117. Obra maestra ni Lope K. Santos ang A, Tanikalang Ginto, B, Noli Mitangere, C, Banaag at Sikat, or letter D, Walang Sugat.
So, ang tamang sagot ay letter C, banaag at sikat. Again, letter C, banaag at sikat. Ito po yung nobelang binhi ng sosyalismo na lumabas noong 1906, ang banaag at sikat ni Lope K. Santos. 118. Kilala sa sagisag panulat na Siling Labuyo, si A. Florentino Colyantes, B. Valeriano Peña, C. Marcelo H. Del Pilar, or letter D. Jose Rizal. Ang tamang sagot ay letter C, Marcelo H. Del Pilar. Again, letter C, Marcelo H. Del Pilar. Ano ba ang sagisag panulat ni Florentino Colyantes? Okay, si Florentino Colyantes, siya po si Contil Butil. Again, Florentino Colyantes, Contil Butil. Valeriano Piña naman, siya po si Tandang Anong at Quintin Culirat. Again, Valeriano Peña, Tandang Anong at Quintin Culirat. Si Jose Rizal naman, of course, kilala na natin siya. Siya po si Laong Laan at Dimasalang. Again, Jose Rizal, Laong Laan at Dimasalang. Si Marcelo H. Del Pilar po, marami po siyang sagisag panulat. Kaya na lamang po ng Siling Labuyo, Dolores Manapat, Pupdo, Piping Dilat at Plaridel. Yan po lahat ay kay Marcelo H. Del Pilar. 119. Ang pinakamainam na tulang papuri kay Rizal ay sinulat ni A. Cecilio Apostol, B. Andres Bonifacio, C. Emilio Jacinto, or letter D. Fernando Monleon. Ang tamang sagot ay letter A, Cecilio Apostol. Again, letter A, Cecilio Apostol. 120, last number. Ang tamang salin sa Filipino ng brotherhood ay A, kaibigan, B, kasama, C, kapangkat, or letter D, kapatiran. Ang tamang sagot ay letter D, kapatiran. Okay? Tamang sagot natin dito, letter D, kapatiran. At dito po, nagtatapos ang ating 120 questions, Filipino Majorship Let Review Drills. Okay, so teachers, kumusta ang ating mga scores dyan? Nakapasa ba? Okay, so paki-comment naman po ng inyong mga scores sa ating comment section. Pakilapag po ng inyong mga scores upang makita ko po kung ilan po ang nakuha niyong puntos. Okay, so teachers, yun lamang po muna para sa video na ito, para po sa ating Filipino Majorship Let Review Drills. Teachers, thank you so much po. Maraming salamat po sa panonood ng ating videos. Laban future LPTs, dahil kung kinaya ko, kakayanin nyo rin yan. Okay, so teachers, kung may natutunan po kayo sa ating video ngayon, paki-like naman po, subscribe, click the notification bell, at paki-share na rin po ng ating mga videos sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kakilala upang matulungan din po natin sila. Okay, teachers, maraming salamat po at bye-bye!